At nagbabalik po muli ang inyong favorite weekend morning show. Magandang weekend morning at puntahan na po natin ang inyong favorite segment kung saan sa mga issues na dapat ikaw ay may say, serious analysis, ibibigay namin all the way. Dito lang po yan sa Bride Away. At ngayon pong umaga ay isang special episode ng Bride Away kung saan pag-uusapan po natin ang paparating na kaarawan ng isa sa mga pinakamahalagang Pilipino sa ating kasaysayan. Sino po ito? Si Dr. Jose Rizal po, okay? Atin pong ipagdiriwang ang kanyang ika-isandaan at 62 kaarawan bukas, June 19, 2023. Kaya po ngayong umaga dito sa Bride Away, atin pong pag-usapan ang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Samahan niyo po ako. Umpisaan po natin ang pagkikwento sa buhay ng isa sa mga Pilipinong nag-ambag sa ating kalagayan ngayon. Ang buhay ni Dr. Jose Rizal ay puno ng paglalakbay, pagsulong ng kaalaman, at pagsasakripisyo para sa kalayaan at kapakanan ng mga Pilipino. Siya ang itinuturing nating pambansang bayani at isa sa mga pinakamahalagang tao sa ating kasaysayan. Sa pamamagitan po kasi ng mga akda, libro, tula, sulatin, at ang kilusan na kanyang itinatag. Nagbigay po ito ng matinding inspirasyon at patnubay sa mga Pilipino upang ipaglaban ang ating kalayaan noon na sa kasalukuyan ay ating ninanamnam, ating ini-enjoy, ika nga. Si Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 19 taong 1861 sa bayan ng Calamba, Laguna. Siya ay pangpito sa 11 magkakapatid na may malalim na kahalagahan sa edukasyon. Mula sa kanyang ina na si Teodora Alonso, natutuhan ni Rizal ang pagmamahal sa mga sining at literatura. Nakilala nga po, di ba, ang mag-ina dahil sa kanilang kwentong Ang Gamugamo, kung saan minulat ni Doña Teodora ang ating pambansang bayani na dapat matuto tayong makinig. At sa kabilang banda naman po, ang kanyang ama na si Don Francisco Mercado ang nagturo sa kanya ng mga aral sa relihiyon at kabutihan. So, kung atin pong titingnan ang Mercado Family Tree, ay makikita nyo po dito ang 10 mga kapatid ni Dr. Jose Rizal. Mamaya may ibibigay po ako sa inyong fun fact. Kasi maaaring itanong nyo po sa akin na, Sir Brad, bakit Mercado? Di ba po dapat eh Rizal Family Tree? Atin pong ibabahagi sa inyo yan maya-maya lamang po. Okay? So, makikita nyo po dito sa Mercado Family Tree na pinamumunuan of course ng kanilang magulang na si Francisco Mercado. Okay? Siya ang ama ng magkakapatid na Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josepa, Trinidad, at Soledad. At ang kanilang ina naman po na si Teodora Alonso. So, ang panganay sa lahat ng magkakapatid ay si Saturnina Rizal. Okay? Napangasawa po niya si Manuel Timoteo Hidalgo na taga Tanawan, Batangas. Ang pangalawa naman po sa Mercado Family Tree ay ang isa sa mga lalaking anak na mag-asawang Francisco at Teodora na si Pasiano Rizal. Okay? Sabi nga po, the only brother of Jose Rizal at pangalawa sa magkakapatid. Siya po ay nag-aral sa San Jose College sa Manila. Naging isang magsasaka at kinalaunan ay naging general sa panahon ng Philippine Revolution.
Sumunod naman po ang ikatlo sa magkakapatid, si Narcisa Mercado. Napangasawa po niya si Antonio Lopez na taga Morong Rizal na isang guro at musician. Pang-apat naman po ay si Olympia Rizal na napangasawa si Silvestre Ubaldo na namatay noong 1887 sa kanyang panganak. Ang panglima naman po ay si Lucia or Lucia Rizal or Mercado. Okay, na napangasawa naman si Matriano Herbosa. Ang pang-anim po ay si Maria Rizal na napangasawa si Daniel Faustino na taga Binyan, Laguna. At ang pampito po sa 11 magkakapatid na in-execute ng mga Espanyol noong 30 ng Desyembre taong 1896 ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Ang pangwalo sa magkakapatid ay si Concepcion Rizal. Maaaring niyong itanong, Sir Bri, bakit walang litrato? Siya po ay namatay sa edad na 3 taong gulang. Ang pangsiyam sa magkakapatid ay si Josefa Rizal. Isa po siyang epileptic at nanamatay na isang spinster o mananahe. Hindi po naging hadlang ang kanyang kapansanan upang makatulong sa kanilang pamilya. Ang pangsampu sa magkakapatid, si Trinidad. Namatay din po siya na isang mananahe at ang kahuli-hulihan sa magkakapatid na namaalam. At ang pinakabata po na si Soledad na napangasawa naman si Pantaleon Quintero. So puntahan na po natin yung aking pagka. Okay? So kung inyo pong makikita, ang apelido po ng kanilang ama ay Mercado, samantalang ang kanila pong ina ay Alonso. Pero saan ba nakuha ng mga magkakapatid ang Rizal? At kinalaunan ay ginamit talaga ng ating pambansang bayani. So, ang Rizal po ay isang mix o halu-halong descent. Pinagmulan, ika nga, Chinese immigrant po ang nagdagdag ng apelido Mercado. At ang Rizal ay galing po sa sinaunang mga apelido. Noong 1849 po kasi, sa pamamahala ni Gobernador General Narciso Claveria, iniutos po niya na ang lahat ng Pilipino ay mamili ng kanilang apelido. At ang napili po ng Don Francisco ay ang apelidong Rizal. Ang original na pagkakasulat po ng Rizal ay R-I-C-I-A-L, na ang ibig sabihin ay growing again. Lumago muli na nagpapatungkol sa pagyabong o paglago ulit ng kanilang mga pananim. However, ginamit pa rin po ng magkakapatid ang Mercado. Pero bakit pinili ni Jose na gamitin ang Rizal simula nang siya ay mag-aral? Mula sa librong Rizal in Excelsis ni Feliz Santa Maria, ayon dito, sabi ni Pasiano, okay, siya ang nag-suggest nito eh. Okay, bakit? Kasi nung tumigil siya ng pag-aaral sa San Jose College, ang kanyang housemate na isa sa gumbursa, si Jose Burgos po, ay in-execute. Natakot ang Pasiano. Natakot na baka mapagkamalat si Jose at matulad, okay, sa nangyari sa paring Jose Burgos na binitay o ginarote dahil ang apelidong Mercado ay pinagdududahan na liberal, okay, o isa sa mga nag-aaklas. Natakot po ang Pasiano Mercado sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid dahil nakikita po nila na malayong mararating ng batang Jose. At ang kanilang nga pong ginawa ay hinayaang gamitin ang Rizal na napili ng kanilang ama at dahil doon nakapunta po sa iba't ibang lugar ang ating pambansang bayani. Nabigyan siya ng suporta ng kanyang pamilya, lalong-lalo na nung siya po ay nasa bansang Europa na. So, magtungo po tayo sa kwento nung maliit pa lamang si Jose Rizal.
So sa mura po niyang edad, nakita na ni Jose Rizal na mulat ang kanyang kamalayan sa mga totoong nangyayari sa ating lipunan. Madalas po kasi isinasama ng Doña Teodora sa pagdalaw sa mga kulungan ang batang Jose Rizal. Okay? Upang ipakita sa kanya na ganito ang ginagawa ng mga Espanyol. Ganito ang pang-abi at pang-aabuso na nakakamta nila. Ang mga karanasang iyon ang naging simula ng kanyang pangunawa sa kawalan ng karungan, kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. At nang pumasok na siya sa paaralagan, okay, natatangi ang Dr. Jose Rizal. Okay? Naging kilala siya dahil sa kanyang galing at talino. Nakapagtapos po siya ng pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas at naisipan niya pong lumuwas papuntang Europa upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Napunta siya sa iba't ibang bansa tulad ng Espanya, Pransya, Alemanya at Inglaterra kung saan natamo po niya ang mataas na antas ng edukasyon at malawak na kaalaman sa iba't ibang larangan ng alham at sining. Kaya nung siya po ay bumalik sa ating bansa, naging isa po siyang doktor sa mata. Okay, siya po ang gumamot sa katarata ng kanyang ina. At nung nasa dapitan po siya ay naimbento niya ang patubig upang maging masagana ang sakahan doon. May mga na-discovery din po siyang mga hayop at halaman na kanyang binigyan ng scientific names na kinalaunan ay nahango mula sa kanyang pangalan. Sa kanyang paglalakbay, nagpatuloy ang pagkahumali ng Dr. Jose Rizal sa pangyayari sa ating lipunan, sa politikang nangyayari sa ating bansa. Nakita niya na mas lalong lumalala pang-aapi ng mga Kastila sa mga kapwa niya Pilipino. Mas lalong nag-iting ang pang-aabuso, mas lalong nawalan ng katarungan, at mas lalong sinamantala ang kahinaan ng mga Pilipino. At naging banta po ang Dr. Jose Rizal sa mga Kastila dahil sa kanyang matatalinong panulat at mga akdang naglalahad ng mga sulirani problema, ika nga, ng mga Pilipino sa panahon na hawak tayo sa leeg ng mga Espanyol. Isa na po rito ang mga akda na itago natin sa titulong Noli Me Tangere at El Filibusterismo na kamakailan lamang po ay isinabuhay sa ilang mga palabas sa telebisyon. Dito ipinakita ni Dr. Jose Rizal ang pagmamalasakit sa kanyang bayang sinilangan. Naisip niya po kasi ang kapakanan ng mga Pilipino. At kung tutuusin ay nagsilbing sulyap ang dalawang libro sa kahalayan ng kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol. Sa pamamagitan nitong dalawang akda, sinubukang ipakita ng Dr. Jose Rizal ang katotohanan at gamitin ang kanyang mga salita upang magising ang damdamin, imulat ang mata ng mga Pilipino at pukawin ang kanilang damdamin upang isulong ang kalayaan at pagbabago. Ngunit dahil sa kanyang aktivismo dito sa dalawang libro na aking nabanggit at kinonsidera na rin ito na paglaban ng mga Kastila, nasangkot ang Dr. Jose Rizal sa ilang kontrobersya at binigyang katwirang at pinag-ikting ito ng mga Kastila. Lalo na nung nabasa nila ang dalawang mga akda niya na kinalaunan ay kinonsidera nila na pag-aalsa laban sa pamahalaan. Ito yung naging dahilan kung bakit siya itinakip at ikinulong sa Fort Santiago. At sa kanyang huling mga sandali dito sa mundo, ipinakita pa rin ng Dr. Jose Rizal tapang at hindi siya nagpatalo sa takot.
patuloy pa rin niyang itinaguyod ang kanyang adhikain na tayo ay palayain. At noong Disyembre 30, taong 1896, siya ay inilahad sa isang firing squad at inialay ang kanyang buhay para sa mga Pilipino. Sa kabila po ng kanyang maikling buhay, ang pamana ni Dr. Jose Rizal sa ating buhay ay ang malakas, matalino, at walang humpay, nag-uumapaw na paglaban gamit ang isip, gamit ang salita, gamit ang libro na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naman po natin na-appreciate. Ang kanyang pagiging bayani ay nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan, katarungan, at patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Sa kanyang mga aral, sa kagitingang kanyang ipinakita, at ang pangarap niya na maitang malaya ang bansang kanyang minamahal, dito, naglalayon ito na paunlarin natin mga Pilipino sa kasalukuyan, ang bansang Pilipinas na kanyang ipinaglaban, na kanyang pinagbuwisan ng buhay. So, kaya po muli, gusto ko pong batiin, okay? Sama ko ang lahat ng mga host ng magandang weekend morning. Happiest 162 birthday sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. At umasa ka na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Magbabalik po muli ang magandang weekend morning. Diyan lamang po kayo.